Magandang araw po, mahal kong mga Makatisens. Nandito tayo ngayon sa St. Alphonsus Mary de Liguori Parish na matatagpuan sa Barangay Magallanes. Espesyal ang simbahan na ito para sa akin. I have been a parishioner here for most of my life. Dito ako kinasal at dito ako nagsisimba sa halos 50 taon. Ang St. Alphonsus Mary de Liguori Parish ay tinayo noong 1967 ni Rufino Cardinal Santos. Alam niyo ba na ang pangalan ng simbahan na ito ay hango sa pangalan ni Don Alfonso Sobel de Ayala. Siya ang bumili ng lupa kung saan nakatayo ang simbahan ito. Noong 2004, tinupok ng apoy ang St. Alphonsus Parish Church, ngunit agad itong naitayo sa tulong ng mga taga-parokya. Alam niyo ba na may itinatago pang ganda ang St. Alphonsus Mary de Liguori Parish? Ito ay ang Garden Way of the Cross, ang nag-iisang outdoor gallery sa buong Pilipinas. Isa pang national artist ang nasa likod ng napakagandang disenyo ng garden na ito. Ito ay walang iba kundi si Ildefonso P. Santos, ang tinaguriang father of Philippine landscape architecture. Mayroong ding 14 na sculptures dito na dinarayo ng mga Makatisen at bisita tuwing Holy Week. Pasok tayo! Tara na! Dito sa first station, ipinakita ang Last Supper. Ang sculpture na ito ay nilikha ni Napoleon Abueva, National Artist for Visual Arts. Ang second station ay Agony in the Garden of Gethsemane. Ito ay interpretasyon ni Abdul Marie Toim de Leon Imao Jr. Third station, Jesus Before the Sanhedrin. Si Ross Arcilla ang nasa likod ng obrang ito na may walong ulo bukod kay Jesus na nasa gitna. Jesus is scourged and crowned with thorns. Si Rafael Arcilla naman ang may likha ng art piece na ito kung saan makikita si Jesus na nakagapos at may suot na koronang tinik. Jesus receives the cross. Ang obra na ito ay gawa ni Tito Sanchez. Makikita niyo rito si Jesus na may pasan na krus. Sixth station, Jesus Falls. Si Jose Mendoza ang may likha ng art piece na ito kung saan ang krus ay gawa sa resin. Simon of Cyrene carries the cross. Sa lahat ng artworks dito sa garden, pinaka-naiiba ang obra ni Ramon Orlina na kilala sa kanyang mga glass sculptures. Malamig sa mata ang nasabing blue-green art piece na signature ni Orlina. Eighth station, Jesus meets the pious women. Ang tao sa likod ng artwork na ito ay si Juan Sajid Imao, kapatid ni Toim Imao at anak ng sikat na skultor at national artist na si Abdul Marie Imao. Ninth station, Jesus is nailed to the cross. Ang bronze sculpture na ito ay likha ni Francisco Verano. Kakaiba ang obrang ito dahil ang krus ay imbes na patoy, tayo ay nakahiling. Tenth station, Jesus forgives a thief at the cross. Ito ang detalyadong work of art na nilikha ni Prisciliano Vicaldo Jr. 11th station, Mary and John at the foot of the cross. Bagamat abstract ang forma, madaling iniintindihan ang mensahe na gustong ipaabot ng kanyang obra sa mga deboto. 12th station, Jesus dies on the cross. Si Eduardo Castrillo ang gumawa ng art piece na ito. Jesus is laid in the tomb. Kakaiba rin ang pinamalas na husay ni Antonio Manalito Mondejar sa kanyang work of art. 14th station, Jesus rises from the dead. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito ang obra ni Dominic Galicia. Mapapaisip ang sino mang nakakita nito. Hahanapin tiyak kung nasaan si Jesus. Tulad ng art installation na ito, maliwanag na kahit hindi nakikita si Jesus, siya ay palaging nandyan upang pakinggan ang ating mga dasal. The Lord has risen. Hallelujah! Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa akin dito sa ating Garden Way of the Cross. Bago po ako magtatapos, nais ko pong ipaalala sa inyong lahat, practice po natin ang minimum safety standards. Maghugas ng kamay, magsuot ng face mask at face shield, sundin ang physical distancing. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Councilor Armand Padilla. Inaanyayahan ko po kayo dito sa Garden Way of the Cross, Barangay Magallanes. Come visit my city, my Makati!